Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ikinuwento, isinalaysay natin ang pagpanaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang hajjatul wada, khutbatul wada. Marahil lumisan na sa atin ng Rasulullah, subalit nananatili ang kanyang katuruan. Nananatili ang kanyang mga pantunang gabay at patnubay na ating dapat nating isabuhay. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung nalalapit pa ang kanyang pagpanaw, siya ay pumunta sa Baqi'a kasama ng kanyang mga sahaba. At siya ay naiiyak. Tinanong ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, bakit po kayo nalulungkot o naiiyak?" Sabi niya, "Ako'y nagagalak. Namimiss ko o nagagalak na aking makita ang aking mga kapatid." Sabi ng mga sahaba, "Hindi mo ba kami mga kapatid, Ya Rasulullah?" Sabi niya, "Kayo ang aking mga sahaba, ashabi. Subalit ang aking mga kapatid na nagagalak ko nang makita ay yung mga taong darating pagkaraan ko na hindi nila ako nakita, subalit kanilang pinaniwalaan, isinabuhay ang aking mga katuruan." Tayo ang tinutukoy ng Rasulullah. Nagagalak ang Rasulullah na tayo kanyang makita, subhanallah. Tayo ay manindigan, panghawakan, proud tayo dapat sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buhayin natin ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kalagayan, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon ng Idul Adha. Isa sa sunnah na ating kinakaligtaan, marahil kinaligtaan ng ilan o karamihan, lalo na sa mga may kakayahan. Halimbawa ngayon Idul Adha, isa sa sunnah ay ang pagkatay o pag-aalin ng udhiyah. Alam natin kung gaano kahihit kainang fadl ng pag-uudhiya sa araw ng Eid. Pag-uudhiya simula ng atayong mangkutba hanggang sa ika-13, apat na araw natin pinagdiriwan ang Idul Adha. At isa sa sunnah na dapat nating binubuhay ay ang pag-aalay ng udhiya, ng hayo na iniaalay natin sa araw ng Udhiyah. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, taon-taon kapag pag-Eid al-Adha, sila ay kumakatay ng mga adahi, mga tupa o mga kambing o mga kamelyo. Ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming mga may mga kakayahan ayaw magkatay, ayaw mag-alay, ayaw nilang buhayin ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang sakit sa panahon natin ngayon na dapat natin binabanggit. Masakit pero dapat natin tanggapin. Dahil kung hindi natin binabanggit ang sakit ng umma, paano magagamot ang mga sakit ng umma na ito? Tingnan nyo lang. Kapag pagdiriwang ng mga kuffar, Christmas, New Year, Valentine's, Father's Day o Mother's Day, Happy Birthday, o ano pa mang pag inagdiriwan ng mga kufar, tinatangkiling, gumagastos ng malaki, nagagalak, hindi natutulog, nakikisaya kasama ng mga kufar, gumagawa ng haram kasama ng mga kufar. Makatwiran ba? Saan ang Islam? Saan ang sunnah ng Rasulullah? Saan ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Subalit kapag Idul Adha, kapag Idul Fitr, nangangatwiran, walang pera, walang risk, napakadamot, hindi naalala ang mga kapatid. O di kaya, kapag mga gawain maaring hindi tiyak, hindi, o kaya labag sa Islam, o kaya bid'ah, masyadong masigasin, masyadong nakikita ang kanyang pagtangkiling. Halimbawa, yung mga maatam, 3 days, 7 days, 40 days, 100 days, kumakatay ng 7 kalabaw, 10 kalabaw, para lamang ialay. Pero pag ganitong mga araw ng Eid, na siguradong sunnah,
natitiyak na sunna at malaking gantimpala ang makakamit, nagdarabot, nangangatwira, sakana, ayaw maglabas. Samantalang ito ay id natin, dapat lahat tayong masaya. Ang mga fukara, mga kapatid natin na mga miskin, naaawa tayo, naabag tayo, binibigyan natin sila ng mga samak ng mga karne o mga pagkain. Saan ang ating paninindigan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah? Sa atin ang saan ang pagmamahal natin sa Rasulullah? Maraming nag-aangkin na kanyang minamahal ang Rasulullah, subalit hindi nakikita sa kanyang mga gawain. Katulad lamang ngayon sa Idul Adha. Anong sinabi ng Rasulullah? Man kana lahu si'a fala yuqarriban ma musallana hada. Sino mang may kayang kumatay, may kakayahang kumatay, mag-alay ng udhiya. So pagkaraan hindi siya nag-alay, huwag siyang lalapit sa aming musalla. Kaya itong pinagbatayan ng mga ulama sa pagiging obligado ng pag-aalay ng udhiya sa mga taong may kaya. Ang dami may kaya ngayon, hindi nila binubuhay ang sunna ng Rasulullah. Hindi nagdiriwang sa araw ng Eid. Maraming mga fukara ang nalulungkot, nangangailangan ng pagkain sa araw ng Eid. Subalit dahil kinaligtaan natin, hindi natin binubuhay ang sunna ng Rasulullah. Hindi natin tayo naninindigan, mas tayo, mas bubagkos ating pinaninindigan. Tayo'y nagagalak sa sunna, pamamaraan ng mga kufar. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaibig-ibig, kamahal-mahal sa atin ang Islam, ang sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At gawin niyang kamuhi-muhi sa ating mga sarili, sa ating mga puso, ang mga gawaing labag sarili yung Islam.